Good morning! Welcome back to our channel! Ngayon, pupuntahan ko ang mga kababayan natin na tricycle operators o tricycle drivers na sobrang naapektuhan ngayong pandemic. Tatanungin ko sila isa-isa kung gaanong kalaki ang pinsala sa kanila ang pandemic na ito. At samahan niyo po ako, tara na! Okay. Good afternoon ho! Gaano bang kahirap ng pagbibiyahe ng tricycle ngayong pandemic? Mahirap ma'am. Kasi di ka gaya dati. Pasok pa. Ngayon halos kalabi na lang nakikita namin. Bukod na dati. Di ka gaya dati. Buto. Kahit kasi sa inyo ang tricycle, nahati pa rin yung kita. Kailangan pa rin maintenance ng mga sasakyan ninyo, di ba? Nagpapandali po kayo ma'am. Nangangamuhan ka. Ah, nangangamuhan na? Boundary yan po. Tapos boundary, magkano na boundary ngayon, sir? Sandaan. Kasi medyo na, kahit paano, naawa naman yung operator. Ah, okay. Dati po 200. 200 dati. Dati 200. Pero mahirap pa rin dahil malang estudyante. Tapos work from home na din karamihan. Opo, ganun yung nangyayari. So parang hati talaga. O, mga gaanong kalayo yung kinikita noon, wala pang pandemic at saka ngayon. 50% o pababa pa? 50% o mas mababa pa. Anong si Tyra? Sila po yung mga kaya po naging alternate kami ma'am kasi pag sabay-sabay, wala talagang kikitain. Wala talagang kita. So, yung wala pang pandemic, pwede kayo araw-araw? Pwede, araw-araw po. O talagang hindi nga, 50% ang nabawas sa kita nyo. Alternate pa yan? Oo, alternate pa yan. Okay. Parang 1/4 na lang. Parang kailangan kahirap. So guys, ganito lang kahirap ang hanap buhay ng mga tricycle driver ngayon dito sa bansa natin. Sana masilip din sila ng gobyerno kasi po mahirap po talaga. Oh, ikaw si nakalimutan ko na eh. Si Robin po. Robin Romel, thank you. So, ganyan kahaba ang pila nila ngayon sa ganitong oras. Ganito kahaba ng pila ng tricycle dito sa Windward pagka ganitong oras. Say hi! Say hi! Hello! Ganito kahaba. Oh, maganda. Thank you! Good afternoon, sir! Gusto ko pang makarinig pa po ng isa pang kagaya ninyo na nagta-tricycle ngayon. Ngayong panahon ng pandemic, gaano po kahirap ngayon ang hanap buhay natin na tricycle driver or tricycle operator ngayong pandemic? Ang nabago po talaga ay yung tungkol yung sakita at saka sa alternate na pagpapasada. Kumita pa man ngayon ng 200, pinabukasan walang biyahe, yun na rin ang panggastos mo. Tapos sa sunod na araw naman, ganun ng ganun. Kaya medyo walang natitira talaga sa kulang na tiis-tiis lang, hindi katulad ng walang pandemic, nakakaraos ka, nakakabili ka ng dapat mong bili na gamit. Ngayon, hindi na, pagkain lang po. So, ganun talaga ang ano. Parang 1/4 na lang ang kita nyo nung walang pandemic. Ang kita ngayon, gawa nung alternate, ano sir? Opo. Noon ay kumikita ka ng mga 500 mahigit. Ngayong pandemic, sakto lang ng mga 2 kilong bigas at saka makabili ng ulam 1 kilo. Uh-huh. Sir, maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay lang. Feedback ko lang ang usapan, mga apo. For sale na itong Ford Escape ko. Yan ang mileage niya, napakababa pa. 2011 model, all original pa. Ito yung Ford Escape ko. Siya yung high-end ng Ford Escape. Ayan. At napapansin nyo naman, kadalasan ako lang ang nagda-drive nito.
original pa. Ayan. Kasi maingat ang lola na nagde-drive. Ayan. Tapos, leather seat. Ayan, all original pa. Medyo makalat lang. Ayun. Tapos, may kasama siyang roof basket. O, 2.3 ito. Ford Escape 2.3. 2011 model. Ayan, all original pa yan. Makikita nyo, wala man lang katuklap-tuklap. Oh. Kung napapansin ninyo, bihira ko na lang ito ang gamitin. Kaya binebenta ko na, kung sino man ang malapit sa location ko, pwede nyo ako i-message. Asking price nito, 550K. Negotiable pa naman. Bibigyan ko ng 5,000 kung sino man makakahanap ng buyer. Kayong mga apo na ano, na nagtatricycle, baka may kilala kayo na buyer, puntahan nyo lang ako dito sa bahay o puntahan lang si Tito Roland. Ayun, ito yung laging nakaparada lang dito sa gilid ng bahay na light blue or tonic. Ikutan na lang natin. Saan na ba yung sombrero ko? Naambun kasi. Hanap muna ako ng sombrero. Ayan, kung sino may gusto na bumili sa mga viewers ko at malapit lang kayo dito, 550K na lang itong Ford Escape. Lalabas ako, ipapakita ko ang labas niya. Mahazard muna ako. Matik po ito. Lunes ang coding nito. Kung mag-umpisa na ulit ang coding. Ayan, all original. Patingnan nyo yung gulong. Lahat kumpleto pa. Hindi pa nagkakaroon ng galos yan or aksidente yan kasi maingat si Lola. Gusto nyo makita yung trunk? Ito lang bubuksan ko. Nakadikit kasi sa halaman at medyo naulan. Ito, meron din siyang donut type na spare tire. Tapos kasama na din itong trunk tray na ito. Makita nyo, ang linis-linis pa. Ito yung trunk tray. Oh. Pag namalengke kayo, ano, ginamit nyo kung saan pwede nyo ito palaban. Kaya tignan ninyo ang ilalim niya. Original pa yan at napakalinis pa. Andito sa loob yung spare tire. Ayan, tignan nyo. Lahat original pa yan. Aha, medyo mabigat. Ayan. Tignan nyo itsura niya. Lahat-lahat. Wala pang problema. Yan siya. Pasensya na, medyo shaky. Ayan siya. Kung sino man ang interested sa inyo, kung meron din kayo din ang mga nasa abroad, kung meron din kayong family sa malapit sa location ko at gustong bilhin itong car, 550K ang asking price niya. Negotiable pa naman. At ako lang ang nag-drive nito at ako lang din ang nakasign sa ORCR nito. At tapos na rin ang encumbered nito. Kapo ko naman ng mga tricycle drivers ang makahanap ng buyer. Mga apo, meron kayong 5,000 sa akin pag kayo ang makahanap ng buyer at kasama kayo sa buyer ninyo, nagbayaran na kami para maiabot ko na rin sa inyo agad-agad. Halos hindi na nagagamit kasi naka-work from home na ang mga anak ko. Naka-online schooling din ang apo ko at maluluma lang ito. Ito kasi 5-seaters lang to pero malaki ang truck at mataas. Meron na kasi akong sasakyan na 7-seater. Kailangan ko kasi mas malaki na sasakyan. Kaya kailangan ko na rin i-dispose para makabili na ako ng mas magandang camera at makakapag-filming na ako
ng mas maganda siguro. Kasi iPhone 11 lang ang gamit ko at dito na rin ako nag-e-edit. Okay, yun lang mga apo. At maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. Pasensya na kayo kasi naisingit ko na yung for sale na sasakyan ko. Magamit din ni Lola yung mapagbentaan sa ibang bagay. Lola. More practice si Lola. Huwag nyo naman kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, and share. Portahan nyo naman si Lola. May mga videos naman ako na hindi nakaka-boring. Piliin nyo na lang kung alin sa mga videos ko ang gusto ninyong panuorin. Sige mga apo, maraming maraming salamat ulit. At ako ulit si Lola, ang Lola Move, ang Lolang Driver. Salamat sa inyo ulit and God bless us all.